Sinimula nang ibalik sa South Korea ang mga basurang dinala at tinambak sa Tagaloan, Misamis Oriental nitong nakaraang taon. 51 container vans ang unang ibinalik sa South Korea. Ito yung mga basurang hindi pa nailabas sa mga container van at nanatili lang sa Mindanao International Container Terminal. Pero wala pa ito sa kalahati ng mahigit 6,000 toneladang basura na ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ay hazardous waste at walang clearance mula sa kanilang opisina. The shipment of these 51 containers and those first shipment loaded in a vessel that docked to the port of Philippine Center was not covered by pre-importation clearance as required by the Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa MICT, mahigit 200 container vans pa ang basura ng South Korea na nasa Tagaloan. Hindi tambakan ng basura ang Pilipinas. At kung yan ay nangyayari, dapat ang ating mga legislators, yung mga ating mga nasa government agencies, mas lalo nilang pahigpitin yung batas. Base sa napagkasunduan ng South Korea at ng Bureau of Customs, dapat maibalik na lahat ng basura sa South Korea bago magpebrero. Pero ang ikinababahala ngayon ng lokal na pamahalaan kung paano nila mapapadali ang pagpapabalik sa mga basurang nailabas na sa mga container. How to ship back safely the 5,100 tons? Hindi po kami matatakot, hindi po kami tatahimik, hindi kami titigil hanggat ang lahat ng basura sa buong Pilipinas ay naitatapon pabalik kung saan nanggaling bansa ang mga basurang yan. 27 million pesos ang inilaan para sa pagpapabalik ng mga basura na pinondohan ng gobyerno ng South Korea at Verde Soco Philippines ang consignee ng shipment. JP Soriano, GMA News.